Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo.
noong maaraw-iyon, sinabi ng Diyos, "Ako ang Panginoon, ang inyong Diyos na nilabas sa inyo sa Egipto at umamo sa inyo sa pagkailin. Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kayong magkakaroon ng Diyos-Diyosan, pailarawan o rebulto ng anumang nilalang na nasa inyong patawid, nasa lupa o nasa tubig. Huwag kayong lulukod, maglilingkod sa ayunman sa mga Diyos-Diyosan iyan, sapagkat akong Panginoon ay mapanibubuhin. Parusahan ko ang lahat na maayaw sa akin, pati ang kanilang mga anak, hanggang sa ika-apat na salinlahi. Ngunit ang lahat ng umibig sa akin ay magpapalayo ko hanggang sa kanilang kaapo-apuhan. Huwag ninyong mapangbitin sa walang kabuluhan ang pangalang Panginoon, sapagkat parusahan ko ang sinumang buwamanggit nito ng walang kabuluhan. Italaga ninyo sa akin ang araw ng pamamahinga. Anim na araw kayong gagawa ng inyong gawain. Ang ikapitong araw ay araw ng pamamahinga at italaga ninyo sa akin. Sa ikapitong araw, walang gagawa isa man sa inyo. Kayo, ang inyong mga anak, mga katulong, ang inyong mga hayop, o sino mang nanirangan sa inyong bayan. Anim na araw na pinawa ko ang langit, ang lupa, ang mga dagat, at ang lahat ng nasa mga ito. Namahin na ako sa ikapitong araw. Itinangin ko ito at itinalaga para sa akin. Igalang ninyo ang inyong madmina. Sa gayoy, pabubuhay kayo ng matagal sa lupain binigay ko sa inyo. Huwag kayong papatay. Huwag kayong mamangalunya. Huwag kayong magnanakaw. Huwag kayong sasaksi sa di katotohanan laban sa inyong kapwa. Huwag ninyong mag-iimbutan ang sambahiran ng inyong kapwa. Ang kanyang asawa, mga alila, mga baka, asno o anumang pag-aari niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Thank you.
Noong panahon sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, pakinggan na ninyo ang kaugnayan ng talunan at tungkol sa mga asig. Ang mga nakikinig ng salita tungkol sa pag-amri ng Diyos, ngunit hindi na ang kaugnawa nito, ay katulad ng mga bining na asig sa tabi ng daan. Dumarating ang masama at pinaagaw ng asig sa kanilang puso. Inilarawat ang bining na asig sa kabatuhan ang nakikinig ng salita at masayang tumatanggap nito bakat ngunit hindi ito tumitimo sa puso nila. Kaya hindi sila nakatindi. Pagdating ng mga kabigatian o pag-uusig dahil sa salita, agad silang nananamig. Inilarawat naman ang mag-aasig sa dawat at ang nakikinig ng salita ngunit naging awala sa mga bagay bukod sa mundo ito. Ano ba ang mga salita'y nawala na ng buwag sa kanilang puso? Kaya hindi makapagawa. Ang nilarawan ng nag-asig sa matabang lupa, ang mga nakikinig ng salita ang nakaunawa nito. Sila'y mamumunga. May dig sa sagaan, may dig aanim na po, at may dig tatatlong po. Ang buhay po ba mga anak ni Yahweh Shaddai? Kulitin natin si Yahweh Shaddai. Bahagi po ng ating mga pagbasa sa araw na ito ay tumutukoy ng higit sa lahat sa uri ng lupa. Tayo na niya ng Diyos na maging katulad isang matapang lupa na sa ganoon ay mabunga ng sagana. Yung pong pananampalataya na isang regalo ng Diyos. Hindi tayo ang mayroong may kapayaran kung bakit tayo ay nanalo sa Diyos. Kaya tayo na nanalo sa Diyos sabagal ito ay isa sa kanyang regalo na ipinagkaloob sa atin. Hinayaan ng Diyos na tayo ay manalig sa kanyang anak na ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang tawag natin ay ang pananampalataya ay regalo ni Yahweh El Shaddai. Amen? Tuyo po yung unang haligi. Ang pananampalataya regalo ni Yahweh El Shaddai. Pangalawa, bahagi yun ang musan ay para tayong manalig maliban doon sa regalo na ibinigay ng Diyos. Para wa kinakailangan mo ay may mong magbahay. Kaya mga po niya sino ang kanyang labing dalawang alakad ng ating Panginoong Jesucristo. And ibang tayo lang kung bakit sino ni Yahweh Shaddai ang kanyang tugtong na anak at pagliligtas na dulo ng ating Diyos na ipinakita niya sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya kahit ang sa loob tiwan, may mga propeta tayo. May mga hukom. May mga hari na gumabay sa kanyang sambayanan para maging
Diyos. Kinakailangan mayroong magpahayag sa atin. So yun po yung pangalawang halili na makita po natin sa bawat isang mananampalataya. Pangatlo, ay tulad na pinahayag ko sa atin sa ipamayong ito. Maging mabuting lupa. Tayo yung mga lupa. Yung pangatlong halili ay walang iba kundi doon sa mismong mananampalataya. Sa mismong tumatanggap sa salita ng Diyos. Napakahalaga po, kinakailangan yung reply ng mga anak ni Yahweh sa inyo. Kinakailangan yung tugon na maiparagam natin sa buong nagapag upang mahunga ng sagana. Kaya anong kinakailangan? Katulad ng halimbawa na ibinigay ni Jesus, ay maging mabuting lupa, maging matatag lupa. Ngayon po'y wala nang gardening. Siguro po yung mga kapanahonan natin at yung mas may edad pa, ay siguro naabutan pa yung gardening. So makita po natin na ng panahon na yun, ay makita po natin na kapag gumagawa pa rin ng plant box o plant, kung tawagin po natin, ay nililinis natin yung lupa para mawala ang mga bato, mawala ang matawa, mawala ang mamuli ng mag-iibay na upang ang isang halaman ay hindi tumuko. Upang ang isang halaman ay hindi mamunga ng sagana. Kinakailangan na maging isang matawang lupa. Well, bagaman po tayo ay iba't ibang uri ng lupa, pero kinakailangan natin na ito ay pangalagaan. Huwag natin hayaan. Kinakailangan natin i-cultivate. Kinakailangan natin aralunin. Kinakailangan natin bungkalin ang ating sarili upang sa ganon ay lalo nating mamunawaan ang ating pananampalataya. Kaya nga po sa pananampalataya, may pala. Pananampalataya, may pala. Kinakailangan nating palain. Kinakailangan nating palalimin. Kinakailangan nating linisin. Para mabunga ng masagana. At yun po, no? Every year, anong bawa po, hindi kaya bago uli hindi yung tingin natin yung garden plot pagkatapos na makuha ninyo ang pinaka-produce ng inyong halaman ay tinanim, gulay. Sa susunod na pagkatanim ninyo, nilinis nyo po ulit. Dirilisin nyo pala kung isa pala hindi nang upos ang mga bato at mga dawa na maaaring maging sagabal sa isang masaganang pag-aaral. Kung tawagin pa mo natin, yung mga pakahidad natin ngayon ay mayroon din tinatawag na maintenance. Alam nyo kung isa na yung panahon na ito, marami sa atin ang umiinom ng mga maintenance. So, para maratili tayo malakas, ganun din mo, ang mabuting lupa, kinakailangan din mo ng maintenance. Kinakailangan ng patuloy itong linisin upang isang maging mabuting lupa. So, para. Ay, napakadalawa una, ay siguro po huwag natin kalimutan na una, na tayo ay sanalin natin ang ating sarili na mahilig ng salita ng Diyos. Kasi kapag hindi tayo nasasanay na mahilig ng salita,
Sabi nga po natin, ay konting panahon lamang kapag hindi tayo sanay, umayo na tayo. Kasi bakit? Hindi yun ang naitagaway ng ating buhay. Pero yung pananampalataya na ipinibigay sa atin ng mga kapal ay maliwanag, pamamaraan ng buhay. Kinakailangan natin ito yung pamamaraan ng buhay. Kaya, kalimitan na ako pinupuri ko yung mga anak ni Yahweh sa day sa pagkatuwing Biyernes, kayo ay nagtitipon at kayo ay hinahayaan niyo na kayo'y pangaraan ng inyong preacher na pinaniwalaan ninyo na sinuko ni Yahweh El Shaddai. Amen? Kaya napakalala ko yung maintenance kasi kung hindi na sa inyo, kung hindi nakikinig ako sa preacher, hindi na kayo mainit. Pero kapag ang tao hindi nasakay at hindi naging kabahagi ng kanyang buhay, pwede po, sabi ko nga, kahit na ordinary day, ako rin po yung nagsisendo. Kapag po may panahon na kung saan ka nila, ibalipan na natin nila kapag gawin na sa panahon. Talaga ako po ay naghahanda para magbahagi, para maging bahagi, masanay tayo makinig. Nanais na ipahayag sa amin ang umumi ka pa. But of course, it will require time. Pero yun eh. Yun kasi yung pamamaraan ng buhay. Para lalo natin lumago sa ating pagnamura, kinakailangan nila ito. Isa rin yung maintenance yun. Na kinakailangan maging bahagi ng ating pagkilos na makinig tayo sa salita ni Yahweh. El Shaddai. Pangalawa, pangalawang bahagi yung nakusan ay makita po natin na para po tayo ay maging manatiling mataba lupa ay may mga pamaraan na inayahan ng simbahan para tayo ay higit na makatuhod. Andiyan yung Acts of yung patuloy ng panahon ng pananalangin. Panahon ng pananalangin. Pwede sa nangawin yung manalangin na ako kayo. Panginoon, ay turuan niyo ako ng pagpapasensya na makinig sa iyong salita. Pero na kaya di po naglalaan tayo ng panahon ng katahimikan pagkatapos ng umiliyo. Pero hindi naman po yan. Maging malaki ang ating panahon ng usan na kita rin nakausapin natin ang Diyos. Acts of Piety. Kaya nga, patuloy rin natin inaariyan na tuwing Webes kung meron tayo ang pagkatapos sa Banal na Sakramento sa altar. 7-7. Pero marami po ang pamamaraan ng pagdarasal. Pangatlo, well of course, ang tinatawag nating Acts of Charity. Ito pong tatlo ito ay nakabasa ko sa isang pamantayan na tawagin natin ay practice makes perfect. Kaya, bahagi yung pagkilos natin ang pagtutunan natin sa kalawagan ng umay kapag. Na kinakailangan pala na patuloy na tayo ay maging manatiling mabuting lupa. Upang tayo ay magbunga ng masagana sa harapan ni Yahweh El Shaddai.
Jacob Makatamay. Siya ni Hanlo, Jacob, sa happy birthday to Toy. Isa ang makapasalaman sa biyaya at ang buhay. Nahalik pinagkaloob ng buong ni Kapal. Medyo mahaba pa lang ang pangalan mo. Alejandro Diego. Para may Diego pala. So, huwag natin kalimutan ang patuloy na pasalamat sa biyaya ng buhay. Wala akong pangalan, ang isa. Abuso family. Remorosa family. Brother Dago at Sister Agnes. Ng Asia Dial, like partner. Para sa kaluluwa ni Basilisa Rosales. Ito po ay namisahan ko yung kanina. Iniibig bukas. For a special intention of Sister Betagay. Ang maraming pinagkatunayan mo ang maaari na sa kampana na yung kaming nagkakain para sa isang marshal ay magulita sa ating kapatawad ng ating mga kasalanan at sa katulupan ng pagsapa sa iyong mga. Sa pamagitan ng isang Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawa lang ang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ng ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang maraming pangyari ang tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ay nanginihing sa pili ng mga banal na kinarangan mo sa kanilang kabutihan. Ibinigay mo silang warna na araw-araw at sa katuwang at pagsamba sa iyong amahan. Sa pamagitan ng anak ng si Jesus Cristo kami naniligid ng mga banal na tao. Sila yung mga saksi na mananalig sa iyong magagalang natin sa kalaraman mo. Kaya kaisa ang mga anghel na nagsisigawit ng papuri sa iyo ng walang pagpapayo sa kalamitan. Kami nag-uuni sa iyo kadakilan. Ang aming dugo na iyong buo
Diyos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-aalala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Thank you.
Dilingamin kami at Diyos sa lahat ng masama. Pagkalawapan ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at inayo sa lahat ng kapahamakan. Samantala namin pinanabigyan ng ilang araw ang pagpahayo ng dalawang ligtas namin, si Jesus Christ. Kasama ang Espiritu Santo magpasawa.